Oh, may question si Mami dito. Ma, masakit po ba magpa-transfer? Yan po kasi ang na-request sa akin sa center. 2 months pregnant po ako. So, explain natin yan kung masakit nga ba. Kasi diba, pag ikaw nakahiga na, tapos makita mo yung probe, nakakatakot nga kung masakit nga ba talaga yung transfer. Pero bago yan, explain muna natin kung bakit nga ba natatransfer ang isang babae, pregnant man or hindi. Para sa kaalaman ng lahat, ang transfer is a transvaginal ultrasound. Isa siyang ultrasound examination that use intravaginal probe. Ayan po siya para mas maintindihan nyo. Para po mas makita ang detailed assessment sa uterus, fallopian tube, ovaries, and cervix. Mas detailed or detalyado kasi mo makikita ang mga organs na yon sa pamamagitan ng transvaginal ultrasound. So, sino ba yung mga candidate? Sino ba yung may mga indications for transvaginal ultrasound? Para sa mga obstetric cases, tinatransfer yung mga babaeng assessment for early pregnancy. Katulad sa'yo, mami. Kasi mas detalyado, mas makikita si baby kapag transfer kesa sa pelvic ultrasound. Masyado pang maliit yung embryo, masyado pang maliit yung fetus sa ganyang age of pregnancy. Pag early pa yung pregnancy or during the first trimester, transvaginal talaga ang nire-recommend para mas makita nga yung nasa loob. Pangalawa, kapag merong first trimester bleeding, baka sinususpect na isa itong miscarriage. And pangatlo is suspected ectopic pregnancy. Ngayon, punta naman tayo sa gynae. Number one, kapag merong pelvic pain. Kapag nakakaramdam, nakakaranas si mommy or ang isang babae ng pelvic pain, yung masakit yung balakang niya. Pangalawa, nagkaroon siya ng vaginal bleeding na hindi mo maintindihan kung ano yung reason, kailangan siyang itest through transvaginal ultrasound. And pangatlo, meron siyang postmenopausal bleeding. To know na talagang menopause na ang isang babae or para malaman kung bakit siya dinudugo, kailangan siyang itrans. Then, meron din tayong kategory na infertility. Kapag may suspect for infertility, tinitest din siya through transvaginal ultrasound. Number one dyan is kapag nagsususpect ang isang OB na meron siyang polycystic ovarian cyst or the PCOS. Pangalawa, during the procedure ng IVF, ginagamit din ang transvaginal ultrasound to assess the ovarian stimulation during in vitro fertilization or the IVF. Sino naman ang mga contraindicated or hindi pwedeng i-transfer? Number one, ang mga pediatric group. Hindi pa sila pwedeng i-transfer. So kapag ganun, pelvic ultrasound ang ginagawa sa kanila. Or pwede rin namang MRI or CT scan. Pangalawa, ang mga buntis na nakaka-experience ng premature rupture of membrane. Hindi siya pwedeng i-transfer kasi mas lalong mag-rupture yung membrane. Number two, bleeding due to placenta previa. Bawal na bawal magpasok ng kahit ano kapag ang case ng isang babae or isang buntis ay placenta previa kasi mas lalong duduguin ang isang babae. So, nakalagay yan sa ultrasound. Bago mag-insert ng kahit ano sa isang buntis, titingnan muna yan. I-check muna kung meron siyang placenta previa. If meron, bawal mag-IE, bawal mag-ultrasound. Number four, syempre kapag nag-refuse si patient. So, magpo-proceed na lang sa CT scan or MRI. Number five, syempre sa vaginal status ng isang babae. Kung siya ay virgin, hindi pa talaga pwede mag-transvaginal ultrasound. So, again, proceed to CT scan or MRI. To answer your question, mami, kung masakit nga ba ang transvaginal ultrasound, for me, hindi. Sa experience ko, hindi. Kailangan lang talaga marami yung gel na ilalagay. Pangalawa, sumunod ka lang sa instruction ng sonologist mo kung sinabing inhale, ipapasok na, deep breath ka lang. Ganun din kapag tatanggalin na. So, hindi siya masakit sa experience ko, ha? For me, as long as maraming gel, hindi talaga siya masakit. So, huwag ka matakot, mami. Kailangan yon to check your baby inside your womb kasi nga masyado pa siyang maliit. Doon lang siya makikita. Kung ituloy mo na yan, magpa-transfer ka na para malaman ang sitwasyon ni baby sa loob. So, thank you for your question, mami. And thank you again for watching my videos. Please continue supporting me. Thank you, everyone.